Bakit marami ang natatakot sa nalalapit na solar eclipse? Kailan ba ito mangyayari? At bakit matinding paghahanda ang ginagawa ng marami sa eclipse na ito? Nalalapit na solar eclipse na magpapadilim sa kalangitan, yan ang ating aalamin. Kung totoong fascinated ka sa mga bagay sa kalawakan, ay hindi mo dapat mamiss ang bagay na ito dahil minsan lang ito mangyari. Total solar eclipse ang tawag dito kung saan nahaharangan ng buwan ang sinag ng araw. Ibig sabihin, kahit araw pa o tanghaling tapat ay magdidilim na parang gabi. Marami ang natatakot dito. Siyempre, ikaw ba naman ay init na init sa tanghali tapos biglang didilim? Kahit sino naman siguro ay makakaramdam ng kaba. Tingnan ang videong ito nangyari sa South Carolina taong 2017. Kitang-kita na sobrang namamangha ang mga tao at nagsisigawan pa. Mapapansing nakasuot sila ng special na salamin pangontra sa sinag ng araw. Ang tawag dito ay eclipse glasses, kung saan nabablock nito ang liwanag ng araw para makita ng buo ang pagtawid ng buwan sa araw. Makikita rin nila pati ang aktwal na korona ng sun o yung mga apoy na pumuputok sa paligid nito. Ang solar eclipse na ito ay saglit lang at tumagal ng halos 2 minuto. Sa darating na eclipse ngayong taon ay mas espesyal dahil doble ang itatagal nitong nakaharang sa araw, aabutin ng 4 minuto. Ibig sabihin, 4 minuto nating pwedeng pagmasdan ng araw na hinaharangan ng buwan. Mapapansin din sa video ng makalagpas na ang buwan ay bukod sa manghang-mangha sila ay para rin silang hingal na hingal sa video. Panoorin ang parting ito. Oh my God, that's amazing! That's amazing! Here it comes! Yeah! Oh yeah! Outstanding! Oh my God, that was just, oh, speechless. All right, guys. Bago natin sabihin kung saan at kailan ito mangyayari, ay pag-usapan muna natin ano nga ba ang total eclipse. Ang total solar eclipse ay ang pagharang ng buwan ng liwanag mula sa araw papunta sa Earth. At gaano nga ba ito kadalas mangyari? Nangyayari ito kada 18 buwan, pero hindi pare-parehas ng lugar. Ibig sabihin, karamihan nito ay nangyayari sa karagatan kung saan walang nakatirang tao. Nangyayari ito sa isang lugar kada 400 years. Nangangahulugan lang na kung nangyari na ito sa South Carolina noong taong 2017, ay kailangan ulit natin bumilang ng 400 years bago pa ito maulit sa nasabing lugar. Ano nga ba ang mga uri ng eclipse? May 2 uri ito, solar eclipse at lunar eclipse. Marami ang nalilito dito. Para madaling matandaan ay ganito lang ang technique. Pag sinabing solar eclipse, from the word solar, ang araw ang natatakpan. Kapag sinabing lunar eclipse naman, from the word lunar o buwan, ang buwan naman ang natatakpan ng sinag ng araw. Mas madalas nangyayari ang lunar eclipse kumpara sa solar eclipse, kaya naman napaka-espesyal ng pangyayaring ito lalo na ngayong taon. Ang nakakamangha pa dito ay tinatayang 400 times na mas malaki di hamak ang araw sa buwan. At nakakatuwang nasa 400 times din itong mas malayo. Kaya naman kapag sila ay nagtapat ay parang magkasinlaki lang sila sa mga mata natin. Ang mga siyentipiko ay pinag-aaralan ng maigi ang ating orbit at ang buwan. Kaya naman kayang-kaya nilang makalkula ang posisyon nito sa anumang panahon. Sa oras na tumatapat ang buwan sa araw ay nakakalikha ito ng 2 klase ng anino. Unahin natin ang pinakamaitim. O hindi ang kaklase mo ha? Itong itim na anino, ang tawag dito ay umbra, at ito namang medyo malabong anino ay penumbra. May 4 klase ng solar eclipse. Una ay total solar eclipse kung saan mabablock ng buwan ang kabuuan ng sinag ng araw. Kapag nangyayari ito, ay hindi buong Earth ang nahaharangan ng anino ng buwan, kaya naman nangyayari lang ito sa piling bansa kung saan ito nakatakdang dumaan. At ang tawag sa dinaraanan nito ay path of totality. Ang tanong, kasama kaya ang Pilipinas sa nalalapit na total eclipse? Sasagutin natin yan mamaya. Pangalawa ang tinatawag na partial eclipse,
kung saan makikita pa rin natin ang bahagya ang araw. Pangatlo ang annular eclipse. Ito ay katulad din ng total eclipse pero sa ganitong pagkakataon ay mas malapit sa atin ang buwan kaya naman hindi niya maaharangan ng buo ang ating araw. At ang panghuli, hybrid eclipse. Ito ay total eclipse din pero nanggagaling sa ibabang bahagi o itaas na bahagi mula sa ating paningin. Napakarami ng total solar eclipse ang naganap sa kasaysayan pero hindi pa ito nangyayari sa iisang lugar ng dalawang beses. At kung mangyari man ito sa Pilipinas ay isang babala mula kay Mr. Pantas. Sa oras na maranasan natin ang solar eclipse ay hindi tayo dapat tumingin sa araw ng diretso dahil maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa ating mga mata. May mga nabibiling salamin na dinisenyo para tignan ang araw ng diretso. 1,000 times na mas madilim ang salaming ito kumpara sa normal na salamin. Kapag ginamit mo ito gaya ng normal na salamin, ay literal na wala kang makikita kung hindi purong kadiliman. Ang karaniwang total solar eclipse ay nagtatagal ng 2 minuto lang. Pero ang nalalapit na solar eclipse ay aabot ng 4 minuto, kaya naman napakarami ang nag-aabang nito. Pero sa kabila ng excitement ng mga tao, bakit marami pa rin ang natatakot? Ano nga ba ang epekto nito sa Earth? Unahin natin sa mga hayop. Mag-iiba ang kanilang behavior sa maikling oras habang nangyayari ang eclipse. Ang mga pet natin sa bahay ay mag-aakalang gabi na. Ang mga ibon ay magkakanya-kanyang dapo sa mga puno para magpahinga. Hihinto silang humuni at simula naman nating maririnig ang mga kuliglig sa gabi. Ang mga isda sa karagatan, malaki man o maliit ay magsisipagtago. Ang mga nocturnal animals na tulog sa araw ay panandali ang magigising at aakalaing gabi na. Ang mga wild animals sa mga kagubatan ay magkakanya-kanyang tago rin para makaiwas sa panganib. Ngayon sagutin natin ang tanong kung bakit marami ang natatakot dito. Pinaniniwalaan kasi ng iba na ang mga solar eclipse ay sinyalis ng wakas o ng judgment day. Kasabay pa nito, makikita rin ang isang comet na tinatawag na Devil Comet. Binansagan ito sa ganyang pangalan dahil ang itsura nito ay para bang may sungay. Sinasabi pa na may chance raw na pahintuin nito ang electricity at internet sa buong mundo. Napakaraming mga tao ang talagang naghahanda para dito. Ang ipinagtataka naman ng marami ay bakit sobra ang paghahanda nila. Samantalang hindi naman ganito maghanda ang mga tao sa mga nakaraang solar eclipse. Yun ay dahil ito raw ang pinakakaibang solar eclipse sa kasaysayan. Ang tanong naman ng marami kung may koneksyon ba ang nalalapit na solar eclipse sa Judgment Day. Ang sagot ay wala po itong koneksyon. Walang nakakaalam ng araw ng wakas, maaaring mas maaga o maaaring pagtapos ng solar eclipse. E ano naman ang epekto nito sa mga tao? Delikado ba ito? Ang sagot ay hindi po. Basta iwasan lang nating tumingin ng direkta sa araw ay hindi na tayo mapapahamak. At huwag kalimutang maglagay ng sunscreen kapag magbibilad sa araw. Lalo pat sobrang init ngayon, magbaon din ng napakaraming tubig. Pero ang tanong, saan nga ba ito magaganap? Masisilayan kaya natin ito sa Pilipinas? Sa kasamaang palad ay hindi ito magaganap sa Pinas kung hindi sa Amerika. Sa oras na nangyayari po ito sa Amerika ay gabi sa atin. Nakakalungkot ano, mas masakit pa sa breakup. Pero kapag dumating na yung panahong sa Pilipinas naman ito makikita, ay asahan yung lagi tayong updated sa mga ganitong klase ng impormasyon. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.